pagpapalipad ng racket na pumalpak. Nakuhanan sa camera. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang teknolohiya ng mga racket ay mabilis ang pag-improve nitong nakaraan na 60 years nang nakakalipas. Ang angas no, parang kailan lang sa mga sci-fi movies lang natin sila na pagmamasdan at nakikitang maging sobrang high-tech. Sinasabing nasa 35,000 rockets nang napadala sa outer space, pero dahil nga ang bilis ng pagbabago rito, hindi na imposibleng may mga aksidente ang mangyari. Kahit na ilang taon pa man pinaghahandaan ito ng mga space organizations, hindi may iwasan ang mga pagkakamali na magpapabagsak dito. Oo, kahit maliit lang talaga na pagkakamali, pwede nang ikabagsak ng rocket kahit gaano na inakalang matibay na ito. Kaya ngayon, mapapanood at malalaman mo ang limang pagpapalipad ng rocket na pumalpak na nakuhanan sa camera. Number 5, Proton M Rocket. Isang Russian rocket ang pumalpak ang paglipad at bumagsak noong July 1, 2013. Marahil ay dahil ito sa isang emergency shutdown ng mga makina ng booster nito, 17 seconds pa lang sa kanyang paglipad ayon sa mga balita. Ang Russian Proton M rocket na walang nakasakay ay nilunch mula sa Baikonur Cosmodrome sa Kazakhstan ng 10:38 PM EDT. Ang pagbagsak ng 17-story booster ay nakasira ng tatlong onboard navigation satellites na nagkakalaga ng halos $200 million halos. May video ang pag-crash ng rocket mula sa Russia 24 Television na pinapatakbo ng mga Russian kung saan pinapakita ang rocket na nawala sa tamang direksyon na dapat nitong pupuntahan. Ito ay matapos lamang nitong makapag-lift off bago ito maghiwa-hiwalay sa kalagitnaan ng ere at sumabog at mag-apoy pagkabagsak sa lupa. Ang rocket ay may daladalang 600 tons ng mataas ang toxic na heptil, amyl at kerosene fuel na natapon nung nasira ang booster ayon sa Russian News Service reporter na si Ria Novosti. Ang nasusunog na fuel ay nagpo-produce ng nakakalaso na usok, pero sabi ng mga opisyalis ay nakontain naman ito ng ulan na naganap sa launch site. Ang mga tao sa malapit na bayan ng Baikonur, 36 miles ang layo, ay sinabihan na manatili sa kanilang mga bahay at isarado ang kanilang mga bintana. Ang impact ay nangyari sa isang safe na lugar na in-evacuate para sa lunch at ang lahat ng mga staff ay sinasabi namang hindi nasaktan. Sila nagmamarket ng Proton rocket sa mga commercial satellite operators ayon sa isang statement. Mula sa mga early reports, wala ring naging pinsala sa launch pad 39 or 24 na malapit sa impact area. Maliit lang din ang damage sa mga malapit na gusali. Nung nangyari ang aksidente, ligtas naman ang mga launch personnel sa kanilang mga bunker. Ang Proton M rocket ay naka-insure ng umaabot sa 6 billion rubles o $182 million sa Russian Insurance Center. May tatlong satellite na nakasukbit sa rocket na dapat ay sasali sa GLONASS Navigation Network, ang version ng Russia ng GPS system ng United States. Pero ang GLONASS ay napakaraming problema katulad ng pagkawala ng tatlong satellites noong December 2010. Dahil sa pagbagsak na naman ng isa pang Proton rocket sa kalagitnaan ng launch. At noong nagkaroon ng fraud investigation noong 2012, na-dismiss ang chief designer ng GLONASS sa kabila ng corruption at embezzlement allegations. Ito na ang panglimang major Proton rocket launch failure simula December 2010, kung saan ang pinaka-recent ay ang December 2012 kung saan nilunch ang Proton booster ang isang telecommunication satellite sa maling orbit. Number 4, Vanguard TV-3. Hindi nga naman talaga lahat ng first time ay successful agad. Isa ng halimbawa nito ang Vanguard TV-3. O ang unang attempt ng United States na mag-launch ng satellite sa orbit na pumapalibot sa Earth. Ito ay ang matapos na matagumpay na pag-launch ng Soviet ng Sputnik 1 at Sputnik 2. Ang Vanguard TV-3 ay isang maliit na satellite na design para i-test ang launch capabilities ng 3-stage Vanguard at ang epekto ng kalikasan sa satellite at sa mga sistema nito sa Earth orbit. Ito rin ay ginawa upang makakuha ng geodetic measurements sa pamamagitan ng orbit analysis. Noong sinubukang ilunch ito noong December 6, 1957 sa Cape Canaveral Air Force Station, nagsimula na itong umangat sa pamagitan ng booster pero 2 seconds pa lamang matapos ang liftoff. Nawala ng rocket ang thrust. Nahulog ito pabalik sa launch pad kahit na 4 feet pa lang ang taas ng pinagbagsak nito. Nasira at sumabog ang fuel tanks kaya nasira ang rocket at na-damage ang launch pad. Ang Vanguard 1A satellite ay natapon at nahulog sa lupa na may kaunting layo lamang sa launch pad. Pero ang transmitters nito ay nagpapadala pa rin ng beacon signal. Pero nasira ang satellite at hindi na muling nagamit o magagamit pa. Ito ay nakadisplay ngayon sa National Air and Space Museum sa Smithsonian Institution. Hindi pa rin natutukoy kung ano ang eksaktong sanhi ng aksidente, pero mukhang dahil ito sa pag-malfunction ng fuel system. Ang ibang engine ng parehas na model ay minodify naman pero hindi naman nag-fail. Number 3, Antares Rocket. Akala mo sa mga movie lang ang dramatic ang explosions? Maniwala ka man o sa hindi, nangyayari rin ito sa totoong buhay.
Ang video ng pagsabog ng isang private cargo carrying rocket ay nagpakita talaga ng matinding pagsabog. Ang Antares rocket ng Orbital Sciences ay sumabog ilang segundo lamang matapos ito mag-lift off mula sa Wallops Flight Facility ng National Aeronautics and Space Administration noong October 28, 2014. Dahil dito, naudlot ang third robotic resupply mission ng kumpanya sa International Space Station. Buti na lamang at walang nasugatan o nasaktan sa aksidenteng ito. Ayon sa Space News, nagpost ang NASA ng bagong mga picture sa 39 photo gallery ng Antares launch sa kanilang Flickr page. Isang linggo lang halos matapos mag-release ng agency ng investigasyon nito ng failed launch. Sinasabi na ayon sa NASA at Orbital ATK, ang pagsabog ay dulot ng problema sa turbopump na nasa isa sa dalawang first stage AJ-26 engines ng Antares. Makikita ang mga imahe ng pagsabog sa NASA HQ Flickr page. Ito ay nagdulot ng malalang pag-apoy at ang Orbital ATK ay may hawak na $1.9 billion na NASA contract para mag-launch pa ng 8 uncrewed cargo mission sa space station gamit ang Antares. Buti naman, ang dalawang unang flight nito ay naging matagumpay. Number 2, FJ Falcon. Ayon sa maraming eyewitness reports, ang SpaceX Falcon 9 ay sumabog habang tinetest ito sa launchpad sa Cape Canaveral. Ang rocket ay ilalunch dapat ng September 3, 2016 bilang isang mission na dalhin ang pinakaunang satellite ng Facebook into orbit. Ang rocket na ito ay scheduled na ilunch ang Amos-6 communication satellite kung saan dala nito ang capabilities ng Facebook na mag-spot beam broadband ng internet.org initiative ng Facebook. Ang Facebook at France-based satellite provider na ang Eutelsat ay gumastos ng $95 million para sa 5-year lease sa satellite na ito. Naging disappointed man ng Facebook sa naging resulta ng misyon, patuloy pa rin silang nagtatrabaho upang makonect ang mga tao sa internet all around the world. Mabuti na lamang at walang nasugatan o napahamak sa pagsabog na ito. Number 1, Japanese rocket failure. Kilala naman natin ang Japan sa pagiging magaling sa technology. Para ka nang nasa future kapag bumisita ka sa Japan dahil sa dami ng kanilang maangas at makabagong technology. Pero kahit sila ay nagkakamali at naaksidente pa rin minsan sa space technology. Isang private Japanese rocket na bumagsak pabalik sa Earth ang sumabog noong June 30, 2018. Ilang minuto pa lamang matapos itong mag-lift off mula sa test site nito sa bayan ng Taiki sa Hokkaido, Japan. Sila ang unang Japanese company na nag-launch ng privately funded space rocket 11 months matapos ang July 30, 2017. Ang una nitong rocket, ang Momo-1 ay bumagsak sa dagat matapos mawala ng contact sa flight controllers isang minuto mahigit pagkatapos ng pag-angat. Ang pangalawang mission nito, ang Momo-2 naman ay mas napinsala. Matapos lamang itong umangat noong 5:30 AM noong June 30, nawalan agad ito ng upward thrust at sumuko sa gravity. Kaya bumalik ito sa launchpad wala pang 10 seconds matapos ang flight. Patuloy pa rin nagtatrabaho ang Instellar Technologies upang makapag-launch ng small satellites. Kahit na pushback man ang goal nila dahil sa sunod-sunod na failure, patuloy pa rin silang umaasa. Kakaibang paraan ng mga hayop para protektahan ang sarili sa mga predator? Number 10, Horned Lizards. May iba't ibang paraan ng Texas Horned Lizards upang makaiwas sa predation. Ang kulay ng kanilang balat ay nagsisilbing camouflage at kapag may panganib silang nararamdaman, ay una nilang depensa ay huwag gumalaw upang hindi sila makita ng kanilang predator.